kapatid, magandang umaga po. May katanungan dahil sa ating solemnity ngayon sa Immaculate Conception sa ating mahal na ina. So, ang katanungan ng ating mga mahal na kapatid, hindi yan biblical eh. Dahil base sa Biblia, sa Roma chapter 3 verse 10, lahat ang mga tao ay makasalanan. Walang ni isa sa atin na matuwid. Therefore, si Maria ay tao, therefore, hindi siya Immaculate Conception. So, ano po ba yung sagot natin? Ito po yung sagot natin. Dahil sa special role ni Mama Mary na maging ina siya ng Diyos. So, in every general rule, there is always an exception. Exempted po si Mama Mary sa talahatang iyan, sa Roma chapter 3, verse 10. Lahat ng mga tao ay makasalanan. Pero si Kristo ay walang kasalanan. Si Kristo ay pure and immaculate. Mababasa yan natin sa Unang Pedro chapter 1 verses 18 to 19. Si Kristo ay unblemished, pure and immaculate. Saan ba galing si Kristo? Siyam na buwan siya, galing ni Mary. At kung hindi immaculate si Mary, bakit lumabas yung immaculate sa kanya? Pure and unblemished, si Kristo. At ano bang sabi sa banal na kasulatan? Sa Hub chapter 14 verse 4, walang malinis na makukuha natin galing sa madumi. Kung si Mary ay madumi, makasalanan, bakit lumabas sa kanya yung isang anak ng Diyos na walang kasalanan, pure and immaculate? So therefore, tinadhana na si Mama Mary na maging pure and immaculate dahil magagaling sa kanyang sinapupunan yung anak ng Diyos, pure and immaculate. Dahil doon, tinatawag siya sa anghel. Ang anghel mismo ang tumatawag sa kanya. Luke chapter 1 verse 28. Hail Mary, full of grace. Yung punong-puno ng grasya, mga kapatid. At dahil doon, sa fullness of God's grace, no, naging pure and immaculate ang mahal nating na ina. God bless us, mga kapatid. Fighting Maria at Attack CFD with a humble heart. Happy Fiesta po sa ating lahat.